Hello everyone, thank you for watching Drew's Corner and welcome back to another episode of Video Reaction. So our episode for today is all about yung sa caregiver sa Taiwan na nagbigay ng reaction or komento about sa President about kay President Duterte at saka mga DDS. I really don't know what happened. Hindi ko alam kung ano nangyari at kung ano kasi bakit siya talk of the town. So nag-check ako ng isa sa mga pwede nating ma-reaction na video and I was able to check some of the videos na pwede nating gawan ng reaction today. Okay? So, ang sabi dito, Pinay caregiver. So, wait lang. Okay, so ang sabi dito ay Pinay caregiver sa Taiwan dinepensahan ang pagmumura sa pamahalaan. Duterte. Okay, so huwag na nating patagalin pa. Start na tayo. Wala matatanggap yung padala namin. Anong ibibili nila? Isa ito sa mga video post ng Pinay caregiver sa Taiwan na si Erenel Ortidor. Pinapatikos niya ang palakad ng Administrasyong Duterte sa gitna ng mga nawalang kabuhayan ng mga manggagawa dahil sa lockdown bunsod ng COVID-19. Hindi ko siya kilala. In short, hindi mamamatay sa virus ang taong bayan kundi mamamatay sa gutom. Hindi nagustuhan ni Labor Attaché Fidel Makauyan ng Philippine Overseas Labor Office ng Bono sa Taichung ang mga sinabi ni Ortidor sa social media. Nais niyang ipa-deport ito at maragot sa kasong cyber libel dahil sa pag-post at pag-share ng mga mapanirang manong video laban sa Pangulo para ikabuhi siya ng taong bayan. Nakipag-ugnayan na anya sila sa broker at pinagtatrabahuhan ni Ortidor para sa kanyang deportation. Dagdag ni Makauyan, nag-organisa pa ng grupo si Ortidor para siraan ang Pangulo at pamagsakin ang gobyerno. Grabe naman. Iginit ni Ortidor, wala siyang balak pamagsakin ang pamahalaan. Pero pinaninindigan niya ang mga pagpunan niya sa gobyerno. Taong bayan po ang nagpapasahod sa kanila, kaya sila nandiyan. Taong bayan ho ang naglukluk sa kanila, kaya sila nandiyan. So, bilang isang taong bayan, bilang isang mamamayan, karapatan po ang punahin. Ang nakikita kong hindi tama. Karapatan nating lahat, karapatan natin, bawat Pilipino, may karapatan tayong mamumuna. Just wanted to be fair. Yeah, karapatan naman natin lahat yon. Pero karapatan din naman siguro, no? Kailangan din nating maging maayos sa mga komento. Kailangan din nating maayos sa pagsasabi kung paano. Kasi it's not really what you say, it's how you say it. So, pwedeng nasabi mo lang dahil sa kagalit mo or whatsoever, pero ayun. Hirap ng comment, no? Pero tingnan lang natin yung video kasi ako talaga hindi ko talaga siya kilala and then nakita ko lang siya sa mga newsfeed ko. So ngayon ko lang siya papanoorin as her dito sa balita. So sabayan nyo na lang ako. Sabi ng Polo, nangako si Ortidor na i-delete ang mga video at mag-sorry sa Pangulo. Pero tumanggi na si Ortidor na mag-upload ng video para mag-sorry sa Pangulo. Noong silang Saso, silang Mongka Uson, silang Andro, kasama ako? Na minumura, binabalahura, si Madam Dine, yun po ba ay inoobliga ng gobyerno na magsusorry dyan sa Vice President natin? Sabi po niya, ma'am, sige ho, bye-bye. Tuloy pa rin sa trabaho si Ortidor, hindi umubra ang pakikipag-usap ng labor attaché sa kanyang broker at employer. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello, ang pamahalaan ng Taiwan ang may karapatang magpasya sa mga isyu ng deportasyon. Kaya agad nagpaliwanag si Manila Economic and Cultural Office Chairman Lito Manayo sa Taiwanese government. Some person in the communications department of DOLE made the mistake of stating that this was a deportation, which is not the case. And when I learned about this, I learned pala about yun, the press statement so yung issued in Manila. I immediately got in touch with the Ministry of Foreign Affairs to apologize for the wording of whatever statement it was that talks about deportation. Because deportation is the sovereign privilege
on the host country. Yeah. Nothing we can do about alam the na, alam na natin. Tumanggi na ang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan ay mag-deport si Ortidor. Pinapangalagaan nila ng batas ang karapatan at kalayaang magsalita maging ng mga banyagang manggagawa sa Taiwan. Bagay na dapat irespeto ng lahat ng bansa. Nagpahayag rin ang suporta ang Migrante International kay Ortidor. Ang dami-daming mga kaso na kinakaharap ng aking mga kababayan, ng mga migrante dito sa Taiwan, particular po yung mga apektado ng COVID-19. So, bakit hindi yun ang unahin, pagtuunan ng pansin ng ating labor attache since sila ay itinalaga ng ating gobyerno dito upang isulong ang karapatan at kagalingan ng mga OFW. Iginit din ang Commission on Human Rights na dapat pangalagaan ang karapatan ng lahat na magpahayag na ginagarantiyan ng saligang batas. Willard Chang, ABS-CBN News. Okay, so basahin natin ulit. We equally stress that our Bill of Rights, enshrined in the 1987 Constitution, also guarantees the citizens' freedom of speech, of expression, or the right of the people to petition the government for redress of grievance. Hindi ko wala akong naintindihan. Hindi. Hindi. Ang ano lang dito is siguro, yes, we have the right to speak or meron, this is a democratic country and we are allowed to speak and kahit naman na nasa ibang bansa kayo, Pilipino pa rin naman kayo, so still, Filipino citizen pa rin kayo and sakop kayo dito sa Bill of Rights natin. However, yet, we do have a freedom of speech or of expression or expression, but then we always be tawag nito, be conscious of how or of what we say at kung paano natin siya sasabihin. Kasi again, it's not how you say it. Ang sabi ko kanina, it's not what you say, but it's how you say it. Oh, yung mga basher dyan, sige, mag-comment na lang kayo sa baba kung paano ko siya sinabi. Pero yun. We just be conscious. Okay? Ano pa ba? Okay. Patay ito. Ito, tapos na. Paano pa ba? Alam mo, natuwa ako sa pinanood ko yung nag-interpret sa baba, yung nagsa-sign language. Diba, na-amaze ako doon. Doon lang ako na-amaze. Oo, good job sa mga mga nag-i-intern na mga nagsa-sign language. Talaga mahirap yon. So yun guys, so si Elaine Silawan, siya po yung talk of the town ngayon dahil lang I really don't need to comment more of that. So hopefully maging maayos na siya at hopefully maging clear na yun sa lahat. And sana malagpasan niya ito kasi, well, again, may right din naman siya to say it. And then, you know, ganun din. So it's a due process na rin. Okay? So yun, so that's it for now for video reaction episode for today. And if you want to see more of my videos, please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for you to be updated anytime. If you have any suggestions for me to react a bit, for me to react for a certain video, just comment down below. Okay? Thank you. See ya. Bye. See you on the road. Hi there! If you want to see more of my episodes and other featured videos, just check these videos, including this episode. See ya! Bye!